open naman natin ngayon yung ating damitan. So, ayan siya. Hindi siya mahilig sabihin mo sa mamahaling mga damit, yung mga ganun. Kumbaga, meron din siya, pero hindi siya nag-after na dapat mahamahalin lahat or meron siyang brand na sinusunod. Hindi naman siya nagaganon. Basta ang ayaw lang niya is hindi gusot yung susuotin niya. It's better na humurahin yung damit niya basta hindi siya gusot. Tayo ngayon. Nandito tayo ngayon guys sa aming pink room slash walk-in closet slash guest room. So for today, I'll be showing you kung paano ko inayos yung aming mga damitan dito. Gawa lang dito sa Japan is meron kaming 4 seasons. So per season is kailangan namin ng iba't ibang outfit and iba't ibang pananamit. So ipapakita ko din sa inyo guys kung ano yung mga ginagamit kong organizers and hangers para mas madaling maayos yung mga damit namin and mas malinis pa rin siya tingnan sa mata and mas organized pa rin siyang tingnan. So guys, if you wanna know kung ano yung mga ginagamit ko, please keep on watching. So guys, nandito ako ngayon, nakaupo sa aming bed. Itong bed na to is ito pa yung unang-unang bed namin or higaan namin nung unang pagsasama namin ni Papa Nox, bali nung wala pa si Aki-kun. So, kung mapapansin nyo, tong bed na to is, yung size niya is double size siya, and medyo mataas siya. So, ayan siya. So, hindi na kami natutulog dito kahit nung nanganak ako kay Aki-kun, gawa ng abunay siya, di ba, pag may baby na baka mahulog. So, sa floor na kami natutulog nun. So, matagal na tong nakatenga tong higaan na to. And as you can see, yan siya, yung kanyang bedsheet yan. Kahit hindi naman nagagamit tong kwarto na to, kasi pag may bisita is hindi din dito natutulog or sila mama, mas prefer nila doon matulog kay Aki-kun or sa kwarto ni Aki-kun. So, ayan. Nilagyan ko pa rin siya or inayusan ko pa rin naman siya. Kung makikita nyo, sa likod na part is color pink siya. So, medyo advanced kami ni Papa Nox mag-isip. And sa pagkakatanda ko, first time ko palang atang ipapakita sa inyo to ating guest room. So, ayan siya, pink siya. Dahil advanced kami ni Papa Nox mag-isip. And dahil gusto talaga namin na magkaroon kami ng baby girl, pero na anak ha, pero gusto namin is yung bunso pa. So, siguro mga ilang years pa namin siyang hihintayin, pero in advance na namin siya, pinalagay ko na rin ng pink na curtains and mga blinds. Sa kaliwang part is blinds siya, and itong part na to is curtain siya. So, iniisip ko kahit hindi pa naman or wala pa si baby girl is magagamit ko siya para sa akin dahil mahilig din naman ako sa pink. And pinartneran ko siya nitong ating mga bedsheet na light pink lang naman din and itong mga ganito. Itong mga stuffed toys naman na to is akin siya dahil nagko-collect ako before ng Hello Kitty dahil fan ako ni Hello Kitty kasi color pink and nakakawayan ako. So nakaset na siya. Kumbaga, itong mga unan niya or yung mga comforter is nakaset na siya para if ever may dumating na bisita or may mga friends ako na gustong mag-overnight is pwede silang matulog dito. Kumbaga, comfortable. Comfortable din silang makakatulog dito. Syempre may unan na and may mga kumot na. And sa makikita nyo, dun sa kaliwang part is meron din siyang drawer. So yung drawer na yan is may mga laman din siyang damitan. So sa part na yan is mga extra na clothes ni Papa Nox. So dyan ko na nilagay yung mga extra clothes si Papa Nox kaysa hindi siya magamit or hindi siya malagyan. So, ayan siya. If ever dumating na si baby girl is, dyan na natin ilalagay. Or if ever nandito sila mama or sila papa ko, ito yung magsiserve naman nilang mga cabinets. Tapos sa top naman ng cabinet na yun is nadudun naman yung aming family picture and si Aki-kun nung kanyang panganak. Or nung newborn siya, I mean. And sa kanang part naman, yan, nakaupo na talaga ako guys. Kasi hindi nag-focus yung aking camera kapag hindi siya naka-standby ng ganyan. Pag ako yung galaw ng galaw. So, try natin yung gantong setup. So, on the right side naman ng ating bed is, meron naman akong nilagay doon na maliit na parang table. So, ayan siya. And nakalagay again is picture ni Aki-kun. And meron lang akong parang diffuser. So, ayan siya. Yun lang yung nilagay ko. And nandito tayo sa bed. Speaking ng etong bed na to, tong bed pala na to is ano siya, para ba sabihin, pwede naman siyang
paano ba sabihin? Hindi siya collapsible eh. Yung pwede siyang tupiin, paano ba? Paliitin ba siya? Kung ayaw mo nang buo siya, paano ba sabihin? Hindi ko alam yung term. Pero pwede siyang ganunin. Kaya lang, hindi na lang namin ginanun ni Papa kasi mahirap din siyang ikalas-kalas. And kapag hindi mo gagamitin yung ibang part niya is, mas parang, mas hindi siya maganda tingnan. Parang ganun. So, itong curtain na to is meron siyang sliding door para sa ating veranda. So, pero ito is lagi lang kung nakalock. So, ayan siya. Nakaganyan lang siya ng ganyan para tawag nito, pasok pa rin yung araw. And pina-sliding door namin yan ni Papa Nox nung pinapagawa namin yung bahay. Gusto din talaga namin i-sliding door siya kasi kapag mainit dito sa Japan is mainit din talaga siya. As in, kumbaga kahit sabihin mong meron kang aircon is iba pa rin kasi yung fresh air, di ba? Tapos dito sa kaliwang part, kung nakikita nyo ba, tong part naman na to is, kita ba? Nilapit ako. Ayan, kita pa. Tong part naman na to is dalawa siyang windows. Tapos yung pinilagay namin ni Papa is blinds siya na color pink again. And meron na rin tayong naka-reserve dito na electric fan. Pero tong electric fan na to is para to sa living room. And sa babang part, yan, pakita ko na sa inyo. Para makita nyo na pala. And sa babang part, ayan, makikita nyo, meron akong carpet na ganyan. Color white lang din siya. Ito is nasa sala to, pero kasi kapag hindi ko siya ginagamit sa sala, is nilalagay ko siya dyan kasi mahirap din i-store yung mga ganyang carpet. Kaysa i-store ko siya, gamitin ko na lang siya. So, ayan siya. And ito yung sinasabi ko sa inyong blinds dito sa gilid. Ayan siya yung window dito. Tong gilid na to is makikita mo din yung sa gilid na part ng bahay and yung aking mga halaman sa baba. So, ayan siya. Ito yung side table dito. Para if ever na nga may gagamit ng kwarto is meron siyang papatungan, cellphone, or anything na necessity niya habang matutulog or habang nandito siya sa kwarto. And nakaabang na rin dito yung mga, ayan, may mga saksaka na rin yan. Apat yung socket na meron dyan para sa, siguro kung gusto mo mag-charge. So, ayan lang naman yung part na yan. Available na rin yung ilaw sa part na to. Pero tong ilaw dito is yung futsu lang or regular size lang yung nilagay namin dito ni Papa Nox. Kasi kung mapapansin nyo, sa living room and sa ibang part ng bahay is malalaki na yung mga ilaw. And meron din ako dito maliit na, yan siya, maliit na trash bin. So sa part naman na to guys, in front ng aming bed or in front itong bed ng ating pink room, nandito naman yung aming, tawag nito, paano ba sabihin dito? Paano ba sabihin? Ito yung aming damitan. So ayan, dito sa Japan, lagi kahit apartment ka, nakatira kasi syempre, di ba, nakapag ilang apartment kami before, yung mga kanilang damitan is laging ganito. Hindi siya yung sabihin mo na cabinet diretso. Meron talaga siyang ganito na saraduhan and bukasan. Feeling ko kaya siguro ganito yung ginagawa dito is, di ba kasi lindulin dito sa Japan para maiwasan yung kapag lumindol is dediretso agad babagsak yung mga cabinets, yung mga ganun. At least maharang muna siya ng ganito. So, ayan siya. Itong closet dito is mas maliit siya compared dun sa closet namin sa aming master's bedroom. Gawa ng itong kwarto dito is mas maliit din siya compared nga sa ating master's bedroom kasi nga itong kwarto na to is para na sa mga bata. So open na natin yung loob ng ating closet or na ating damitan and pakita ko sa inyo kung paano ko siya inaayos. Charan! Hindi siya ganun kaganda or hindi siya ganun ka... Hindi ko alam ha, para saan kasi hindi ako nagagandahan sa kanya tingnan dahil parang hindi ito yung... Ewan ko, hindi siya yung hilig ko mag-ayos sa ganito. Kasi parang naguguluhan ako kahit sa simpleng pagtitiklo. Pero ito na yung best na pagkakaayos ko naman. So, ayan siya. Pakita ko sa inyo. Yung mga closet or damitan dito or cabinet ng mga Hapon is ganyan lang siya. Simpleng open lang siya na ganyan. Tapos nilagyan lang nila ng ganito. And hangiran. So, ikaw na yung magpo-provide kung ano yung cabinet na gagamitin mo. Kung wood, plastic. For example, ganito. Ang ginamit ko is yung mga... gantong type ng plastic and tawag nito gantong type ng drawer and yung iba is ayan hinangko na lang siya. So pakita ko na lang din sa inyo. So ayan is ito tong part na to is mga damit ko, mga kaya may syempre maraming akong damit kasi babae. So ayan siya. Ayan yung mga damit ko. And itong drawer naman na to, ito naman yung mga damit namin ni Papa Nox or aming family OOTD. So, ang ginawa ko is sineparate ko na lang yung aming pang-family OOTD. Diba, mahilig kami magdamit na magkakaparehas. So,
So, lahat yan magkakasama na dyan. For example, yung dalawang layers is para sa winter and yung dalawa is for summer. Gawa ng pag-winter, di ba, makakapal yung aming mga damit. And pag-summer is mga t-shirts lang. So, sinama ko na siya dyan para every time na gusto namin mag-turno is alam ko na dito nakukuha and si Papa Nox is pwede ko din siyang utusan na kapag siyang kukuha ng aming susuotin, dun siya mamimili sa part na to. Alam niya na yan. And dito naman sa part na to is ito naman yung aking mga sandos. So mostly, sa akin lahat to dahil marami akong damit and si Papa Nox is onti lang. So ayan siya. And another thing, yan na naman. Ito ako sabi lang part. Dito din yung aking mga dress. Dahil mahilig ako magbistida and mahilig ako mag paano ba sabihin yung biya ko yung sample ha. Nakikita niyan for sure lagi sa aking mga vlog. Yung ganto, mahilig ako maganto ng mga dress, yung ganyan oh. Kasi nadala ko siya nung nagbe-breastfeed ako kay Aki Kun and after ko manganak, kailangan ko access agad na ibukas yung aking pa-daddy ma'am. So, nadala ko siya and tingin ko maganda naman siya tingnan sa akin. Hindi ako masyado nakikitang malaki. So, ayan siya. So, ayan yung mga sinusuot ko and comfy siya. So, yung mga ganong klase ng dress, yan, meron pa akong hindi na tatanggal na tag, hindi ko pa nasusuot. Mga ganitong klase ng dress and ganitong klase ng tela, dahil hindi ko siya kayang tiklupin. Ewan ko, hindi ko siya kayang tiklupin. Parang, kahit tiklupin ko siya na maganda, hindi siya maganda tingnan yung kanyang result. For example, alam niyo ba yung sinasabi ko? Yung ganitong klase ng tela, yung parang flowy, yung ganyan siya, hindi siya yung cotton, di ba? Mahirap siyang tiklupin. Pag tiniklup ko is magulo siya tingnan sa loob ng drawer. So, iniisip ko na lang na ihang na lang siya. So, ayan siya. And, ginawa ko na lang is yan. For example, yan. Ganyan. Yung mga gatong klase, diba? Yung mga masyadong madedesign yan. Mga ganyan ba? Hinang ko na lang siya. Ang ginawa ko na lang is, pinarehas ko na lang yung color ng hanger para hindi siya masakit sa mata. And, itong ito is provided na to dito sa bahay nung pinagawa namin. So, ayan siya. Ganyan siya. And lapit tayo para mapakita ko talaga sa inyo ng very malapit. Yan siya. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo, yung maaking mga dress, yan sa part na yan. Hindi pa naman din siya ganun karami kasi hindi naman siya napuno ng ganyan. Compare sa mga ilan kong nakikitang puno talaga. Yan siya, ganyan lang naman siya. Mostly talaga, yung aking mga damit is yun, yung mga parang balabal. Balabal yung tawag ko sa kanya. Merong term yun eh, hindi ko lang masyadong sure. So, ayan siya. And on the top, ayan ang makikita ninyo. Ayan siya. Ayan yung ginawa ko. Yung mga organizer na yan or yung mga collapsible drawers na yan is bawat yan is may mga laman yan and different yung laman yan. For example, na meron ako itong binaba. Ay, wala pala. Doon pala sa taas. For example, itong dalawang to is itong drawer na to is para yan sa aking mga pants pag nagbubuntis ako. Gets nyo? Wait lang, baba ko para mapakita ko sa inyo, ne? Very, very quick. Very quick. And siya. And siya. Ito siya, guys. Focus. So, ito yung drawer kanina, guys. Or yung collapsible drawer na nakapatong dun. Ito siya. Nilagay ko siya sa ganto. And per ganto, iba-iba yung laman niya. Ito is, pakita ko sa inyo yung sample. So, kumbaga, per disposable, organizer or drawer na to is iba-iba yung laman para dun pa lang is ma-segregate ko na or ma-identify ko na kung ano yung laman ng box na yun and iniba ko din yung color nung nasa top para hindi na siya maghahalo-halo. Alam ko na kung saan siya gagamitin. Ito yung laman niya and kaya ko pala siya nalagay dun sa taas na yun. Yung mga part lang nalagay ko dun is yung hindi masyadong ginagamit. Gawa ng mataas siya, mahirap siya i-access ng palagian. So, yun yung ma-advise ko kapag hindi nyo masyadong ginagamit, ayun yung mga damit na ilagay nyo sa hindi masyadong accessible para hindi din masasayang space at the same time, hindi kayo mahirapan laging kuhanin. So, ayan siya. Ito yun. Pakita talaga ako ng sample, di ba? So, ayan siya. Yung mga nalagay ko, hindi masyadong kita. Ito is pants na pang buntis. Meron siyang pang tiyan. So, syempre, hindi naman ako nangangarap ng isang anak lang. Gusto ko pa magdagdag. So, tinago ko pa or namimili pa ako, I mean, na mga gantong pants para if ever na magbuntis ako ulit is meron ako. For example, this one. Ayan, meron pa siyang mga tag. Hindi ko pa siya nagagamit. Yan siya. Ito naman is, maong naman siya. Ayan, kita niyo ba? Maong siya and para siyang high-waisted. Yan siya. Pero yung harapan na part niya, makikita ninyo. Ayan. Sa harapan na part niya, kita niyo ba? Ito lang yung maong na part niya. Tapos sa taas is, tela na siya. Para hindi siya mahirapan si baby pag nasa loob ng tiyan. So, ayan siya, di ba?
ambitious ako, bumili na ako ng damit or pantalon pang buntis. Ito is nakikita ko lang naman, kaya binili ko na para if ever na next baby natin is meron na akong gagamitin. And this one kasi is for winter siya, yung kanyang texture. Pwensya, going back tayo sa sinabi ko. So, nakalagay siya sa isang gantong disposable, collapsible na drawer. That's it guys for this pink room update. So, ayan lang naman yung nilagay ko dito para sa ating pink room. Originally is para to nga sa ating baby girl, katulad ng sinabi ko, or katulad ng napag-uusapan namin ni Papa Nox. Pero syempre, habang wala pa si baby girl, kailangan is ma-maximize namin yung paggamit na itong kwarto na to. And kailangan is hindi ko din siya mapabayaan na ayusan and dinisan dahil parte pa rin siya ng ating bahay. So, I hope guys na nagkaroon din kayo ng idea kung paano nyo isasayos yung inyong mga damitan, lalo na sa mga katulad namin na nagkakaroon ng iba't ibang season sa lugar or mga nakatira din sa ibang bansa na nagwi-winter kasi nagsa-summer, kung paano natin pagpapalit-palitin yung ating mga clothes or outfit kapag dating ng summer, pagdating ng winter. So, ayan siya. And kung nagustuhan nyo mga ganitong klase ng video guys or ng video namin, please don't forget to hit the like button. Comment down below na rin kayo guys kung ano pa yung mga idea nyo or baka mag-share din kayo sa akin idea kung ano ba yung mga pwede kong gawin para mas mapadali din yung aking pag-aayos ng aking mga damitan, yung mga ganun. And i-share nyo na rin sa inyong mga kaibigan and sa inyong social media account. So that's it guys for this vlog. I hope na makita ko pa kayo sa mga susunod ko pang vlogs. Maraming salamat. Bye!